Si San Ignacio ay may isang panalangin na iniwan para maging panalangin sa araw-araw. Kasi nais si San Ignacio na hanapin ang Diyos araw-araw sa ating buhay. Kahit ano pa ang naranasan natin, malungkot, masaya, may pangamba, purnais si San Ignacio na sa iba't ibang klaseng emosyon o karanasan ng pang-araw-araw, mahalaga na hanapin natin ang Panginoon. Kaya nag-iwan siya ng isang panalangin na pang-araw-araw at tinatawag itong examen. Ano ba ang examen? Kung tayo ay nangungumpisal, may tinatawag na examination of conscience. Pinagnilay-nilayan natin ang ating mga kasalanan, ang mga nagawa nating pagkukulang sa Diyos, sa sarili, sa kapwa, sa ating kapaligiran, para mahinda natin ang ating sarili para magkumpisal. Pero napag-isipan ni San Ignacio na ang buhay natin bilang tao ay hindi lang pagkukulang. Tayo ay nagdiriwang din. Tayo ay nakipag-usap, humingi ng mga bagay-bagay sa ating Panginoon at umaasa. Kaya napag-isipan ni San Ignacio na imbis examination of conscience, ito ay consciousness examine. Yung pagnilay-nilay sa ating buhay araw-araw. Titingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari at hanapin ang Diyos. At meron siyang limang aspeto na pwede nating pagnilay-nilayan. Ang una ay salamat. Yung pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga biyayang natanggap araw-araw. Dahil kay San Ignacio, lahat ng bagay ay bigay. Ang pangalawa ay yung paghingi, o sa Ingles, begging for the grace. Yung naghihingi tayo sa Panginoon dahil lahat ng bagay ay mula sa Kanya at walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. So yung pangalawang moment sa consciousness examen ay yung paghingi. Paghingi sa Panginoon, pagpakumbaba na kailangan natin ang Panginoon dahil biyaya ang lahat. Ang pangatlo ay tinatawag nating the account. Ito yung pagbalik-tanaw sa nangyari sa araw-araw at tingnan natin kung ano ba yung nagpapasaya sa atin, ano ba yung nagpapalungkot sa atin, at tingnan natin yung ating kalooban. Lumalapit bang ating kalooban sa Panginoon o lumalayo ba ito? At sa araw-araw na pagnilay, makikita natin ang pattern. Okay? At dahil doon sa movement ng high and low, sa ating paglapit o paglayo sa Panginoon, doon natin mas maintindihan kung ano ba ang kagustuhan ng Panginoon. Okay? At pang-apat ay pagnilay-nilayan din natin yung ating pagkukulang. Tinatawag ito sa Ingles ay sorrow and contrition. Hindi lang sapat na ikaw ay mag-sorry, kundi damang-dama mo na yung ginawa mong kamalian o kasamaan ay may epekto sa iba. At dahil doon, ikaw ay humingi ng awa at biyaya na sana magbago. Okay? At ang panglima at ang panghuli ay tinatawag natin sa Ingles na hopeful resolution. Yung pagtanaw sa hinaharap na may dala ang pag-asa at hinihingi ang biyaya ng Panginoon na, Panginoon, ito ang plano ko. Ito ang nais kong gawin. Ito ang hinihangad ko para bukas. Tulungan mo ako para magawa ko po ito. So may limang moments ang consciousness examen ni San Ignacio. Yung pagpapasalamat, paghingi ng biyaya, yung pagbabalik-tanaw kung saan ang Panginoon, yung pang-apat, yung paghingi ng sorry or kapatawaran, at yung palima, yung pagtanaw sa inaharap na puno ng pag-asa. At hindi naman kailangan gagamitin itong 5 moments. Depende kung ano yung sitwasyon sa buhay mo sa araw na iyon. Baka yung araw na iyon ay punong-puno lang ng pasasalamat dahil sa maraming biyaya. At pwedeng yun na yung pagtuunan mo ng pansin, yung pasasalamat.
At may araw din na sobra kang, parang marami kang kailangan. So pwede ka lang mag-focus doon sa paghingi ng biyaya. So ito po ang panalangin na tinatawag ni San Ignacio na consciousness examen. Yung pagkilati sa Panginoon, pagkilati sa ating kamalayan, upang mahanap natin ang Panginoon sa araw-araw, mahanap natin ang kagustuhan niya sa ating buhay ngayon at sundan siya. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay, sa buhay at pagsamba. Ako po si Father Jason D. ng Kapisanan ni Jesus, kaisa ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po.